And covers me there with his hand.
Salamat while alam ko po ang mga request ninyo sa oras at panahon. I maintain my prayer. On or before our organization, we shall have 50, at least 50 choir members. Amen. Brother Jomar, thank you. Amen. For leading the choir and serving the Lord through these songs at lahat ng mga nagbibigay ng special numbers. Malay natin, itong mga kabataan na bisita natin. I pray for you that you will come to know the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, and you will become members of our choir, glorifying and worshiping God. At lahat dito sa church na ito, walang ibang ipinataas at bida kundi ang ating Panginoon. We do everything, we sing to glorify God. I preach to glorify God. We give to glorify God. We are doing everything for the glory of God. At doon sa ating bagong building, ginagawa ni Brother Victor yung magandang tayuan ng ating mga choir members. May kaso, Brother Victor, mukhang ngayon pala mukhang hindi magkakasya. Praise God! Praise God! I would like to request everybody to please stand up as we read our text this morning. 2 Samuel chapter 7, I will just read 3 verses, 1, 2, and 3, pag-plant. At pagkatapos ng ating service, Brother Al, our director for evangelism, please deal with our visitors. Amen. Para hindi sila uuwi na hindi naliwanagan tungkol sa kaligtasan ng ating Panginoon. Sa church na ito, we do not worship a God who is nailed on the cross of Calvary up to now. We do not worship a Christ who up to now is in the grave. We worship a Christ who is alive. Verse 1. And it came to pass when the king sat in his house, referring to King David, and the Lord had given him rest around about from all his enemies. Number 2. That the king said unto Nathan the prophet, si Nathan ang propeta noon, see now, I dwell in an house of cedar, but the ark of God dwelleth within curtains. Verse 3. And Nathan said to the king, go, do all that is in thine heart, for the Lord is with thee. Let us pray. Our Heavenly Father, we lift up your name this morning. We glorify your name, for thou art worthy, O God, the creator of heaven and earth, our Savior and Lord. I pray, O God, that you bless the word that I'm going to preach this morning. Please, O God, hide me behind your cross, that your name be glorified. Touch my lips, O God, and give me power and anointing to preach your word. I pray that these people be blessed. Amen. Through the preaching of your word. O God, forgive us, cleanse us of any sin that we have done. Make us worthy, O Lord, to receive your blessings this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may be seated. I would like to preach on the theme, how much do you love God? Amen. Gaano mo kamahal ang Panginoon? Gaano mo kamahal ang Panginoon at gaano mo kamahal ang Panginoon? Noong ang mga Israelites ay nasa wilderness, lumamas mula sa pagkaalipin sa Egypt, inutusan si Moses na gumawa ng isang tent o tabernacle, at yun ang temporary place of worship ng mga Israelites habang sila ay naglalakbay sa ilang papuntang promised land. Yung tabernacle ay tinawag din sa Bible na tent of meeting or tent of the congregation. Sa tabernacle, during that time, that is the only spot in the world. Yun lamang ang lugar na parte ng mundo kung saan ang tao ay makakapag-alay ng offering for the atonement of their sins. There is a part in the tabernacle, yung tinatawag na Holy of Holies, kung saan yung Ark of the Covenant, sayang hindi na-i-plus ngayon dahil yung net natin ay hindi kayang buksan. So sa ipakita yung Ark of the Covenant, kung doon makikita yung Ark of the Covenant, doon sa Ark of the Covenant, merong dalawang cherubim na magkaharap
At sa gitna ay mercy seat, doon nakatira ang Panginoong Diyos, doon bumababa para kausapin ang mga Israelites. Once a year, yung high priest na kagaya ni Aaron ay pumapasok sa Holy of Holies during the Day of Atonement to make an offering for the forgiveness of the sins of Israel as a nation. Walang ibang tao na makakapasok sa Holy of Holies, sapagkat kung sino man, kahit yung high priest, kung pumasok sa Holy of Holies na may kasalanan na gawa, ay mamamatay siya doon. Now, dito sa ating text, si King David ay hari na ng Israel because God rejected Saul. Ang ginawa ni King David, napag-unite niya ang northern at southern kingdom sapagkat nahati na ang Israel noon. Napag-unite niya ang northern and southern kingdom, David was able to defeat the Philistines twice at na-recover niya yung Ark of the Covenant na naagaw ng mga Philistines. And then, he was able to bring the Ark of the Covenant to Jerusalem, at ang Jerusalem ay nagiging capital na ng Israel nito panahon na ito na si King David ay hari na ng Israel. In short, Israel is in the period of peace and David is enjoying peace and from the tranquility of his life as king. Wala na siyang kaaway because natalo na niya lahat. Maganda na ang buhay na kanya tinatamasa. This time, David was living in a beautiful mansion. Yung mansion na tinitirahan ni David, kumbaga Malacanang Palace, ginawa ito ni King Hiram na king ng Tyre para sa kanya, para kay King David. One time, habang si David ay nasa kanyang tahanan, probably doon sa rooftop ng kanyang palasyo, ay nakita niya ang tabernacle o your tent of meeting or tent of congregation at doon siya nakaramdam ng guilt sa kanyang puso at sabi niya sa kanyang puso, ako bilang hari ng Israel ay nakatira sa napakagandang mansion na made of cedar. Subalit ang Panginoon ko, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay nakatira lamang sa isang tolda, sa isang tent. At doon nagkaroon ng burden si King David, and that is the first point that I want to share to you this morning, David's burden to build a temple for God. Basahin natin yung verse 1 and 2. And it came to pass when the king sat in his house and the Lord had given him rest round about from all his enemies, wala na siyang pinoproblema, that the king, David said unto Nathan, the prophet, see now, I dwell in an house of cedar, but the ark of God dwelleth within curtains. Ang kanyang mansion ay gawa ng special na kahoy, yung cedar, na gawa ng king of Tyre, samantalang sabi niya, ang aking Panginoon ay nakatira lamang sa tolda. Mukhang hindi yata tama ang yan ang naramdaman ni King David. At please note that this time, hindi humingi ang Panginoong Diyos kay David o kaya kay King Saul na siya ay gawan ng palasyo o temple. God never asked that from anybody or from King David. This is a clear evidence na yung naramdaman ni King David, yung kanyang design, is proof of his love to God. Amen. Yun ang patunay ng kanyang pagmamahal sa Panginoon. No doubt, nasabi ng Panginoon kay King David, he is a man after my own heart. Sapagkat alam ng Panginoon kung gaano kamahal ni King David ang Panginoon. Now, if we think about it, hindi naman kailangan ng Panginoong Diyos na tumira sa palasyo. Hindi naman kailangan ng Panginoong Diyos na siya ay gawan ng malaking bahay. Bakit? Ipag-aari ng Panginoon lahat ito eh. At hindi natin pwedeng ilagay ang Diyos sa isang istruktura. Sapagkat pag-aari niya ang lahat, God does not need anything sa atin. Sa totoo lang, hindi niya kailangan ang material na bagay na galing sa atin kasi galing niyan sa Kanya. God does not need even our money.
Because God owns all those money in the banks at sa mga vault ng mga mayayaman. Kanya lahat yan. Pero itong ginawa ni David, yung kanyang burden, ito ang patunay ng kanyang malalim na pagmamahal sa Panginoong Diyos. Now, sa Psalms chapter 24 verse 1, ito ang sinasabi sa Bible, "The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein." Huwag natin kalimutan yan, na lahat ng nakikita natin, maging ang buhay natin, ay pag-aari ng Panginoon. Lahat ng pera sa mundo ay sa Panginoon. God does not need our money. What He needs us to learn ay maramdaman natin, kagaya ni David, kung gaano natin siya kamahal. Minsan, ang pagmamahal sa Panginoon ay nasusukat kung ano yung maibigay natin sa Kanya. Now, He cannot accept to be dwelling in a mansion, sabi ni David, cedarwood, nagawa sa special na kahoy, while the Ark of the Covenant, which is a symbol of God's presence, is dwelling in a tent, tulda lamang. Hindi ko lang may pakita yung picture eh. Pero pwede nyo i-google mamaya, Ark of the Covenant o Tabernacle, makita nyo yung picture. Now, I believe that the Lord wants the same spirit to each and every one of us. Ako'y naniniwala na ang Panginoong Diyos gusto niya yung ganong burden o spirito sa lahat ng kanyang mga anak. Napakadali po kasi nasabihin na mahal natin ang Panginoon, but can we show it? Can we prove it in our desires and in our actions like David? We are not rich like David. Hindi tayo kasing nayaman ni David na marami siyang ginto. Siya ay makapangyarihan. But let us test our love sa ating Panginoon sa pamamagitan ng desire natin, sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na pwede nating maibigay sa Kanya. If we evaluate our lives, how much time we are giving to God, can we honestly say that we love Him? Kung susukatin natin sa oras pa lamang at sa panahon, can we really say that we love God? Ilang oras o ilang panahon ang naibibigay natin para maglingkod sa Panginoon? Ang problema mga kapatid, marami sa mga tao na nagsasabing nagmamahal sa Panginoon, may oras sa trabaho, ayaw malate sa trabaho, may oras sa klase, ayaw malate sa klase, pero pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, Linggo pa nga lang, hindi ba ibigay sa Panginoon? How can we say that we love God? Sa totoo lang, di ba? How much time na naibibigay natin sa ating Panginoon? Bakit kapag kagawain ng Panginoon, hindi natin naibibigay yung tamang oras? Bakit kapag kamarami sa gawain ng Panginoon, marami tayong dahilan na hindi natin binibigay? Sa atin, dito sa church natin, dalawang oras na lang eh. 9:30, ano? 9:30, 10:30, ali, 10:30, 12. Ilang oras yun? 2:30. Hindi nga isang linggo, hindi isang araw yan eh. Pero honestly, naibibigay ko natin, are we happy kapag kaaraw na lang Linggo at ibigay natin yung oras natin para papurihan siya? Pero marami ang anak ng Panginoon, kapag kaaraw na Linggo, maraming dahilan. Maraming dahilan. Can we honestly say that we love God? The truth is, si David, ang pagmamahal niya, the truth, David loved to be in the house of the Lord all his life. Nabasa ni Brother Al kanina sa Psalms 27:4, pero Tagalog yung nabasa niya. Itong desire ni King David, tignan ninyo. "One thing have I desired of the Lord that will I seek after." Isang bagay, sabi ni King David, "that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, Amen. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple." Amen. Gusto ni David na habang siya nabubuhay,
siya ay nasa tahanan ng Panginoon. Sa Psalms chapter 1, 2 to verse 1, sabi, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Are you glad when Sunday comes to be in the house of the Lord to worship Him? Pero marami mga anak ng Panginoon. We cannot practice it. We believe it. But we do not put it into practice. Si King David, God called him man after my own heart because nakita ng Panginoon na talaga yung pag-ibig niya sa Panginoon, ganun na lamang. Pero mo, sabi niya, Panginoon, hindi tama to. Ako'y nakatira sa mansyon na gawa ng espesyal na kahoy. Pero ikaw nakatira sa tent. That was the desire of King David. Now let us test our love of God in terms of money or material things. Can we show na ipapakita ba natin sa ating sarili ang pagmamahal natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-handle natin ng kanyang blessing sa atin? Another problem with many believers is this. Kung tungkol sa mga personal na pangangailangan natin, kung tungkol sa mga hilig natin, sa mga luho natin, meron tayong pera, yan ang totoo. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, yung tithes and offering pangalamang hindi natin ibibigay. Honestly, kung magpalong tayo para manood ng Netflix o kaya manood sa cellphone, may pera, di ba? Tutuyan! Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, sabihin natin, wala akong pera. Pag nagmerienda, walang problema, sasabihin, may pera talaga yan. Pero pagdating sa tithes and offering, wala. Kung pupunta sa pasyalan, pupunta sa mall, pupunta sa beach, may pera yan. And he claims that he loved the Lord. But when it comes to giving, the Christian says, I don't have money. Can we really say that we love God? Hindi na, kumbaga salungat yung ating paniniwala doon sa ginagawa natin. Now, let us review. Doon sa Malakay chapter 3 verse 10 and 11. Alam niyo itong verse na ito eh, pero kailangan mapaalalahanan ang bawat isa sa atin. Ang sabi sa verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house. Ano ang purpose kung bakit may tithing sa Bible? Yan ay para matustusan ang pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Amen. Alam niyo po, sa totoo lang, ako'y nagpapasalamat at lubos na nagpapasalamat na meron tayong kapatid ng mag-asawa o liban na ginamit ng Panginoon para nag-umpisa at nagpapatayo ng building. Amen. Pero kung wala yung mag-asawa na yan, maniwala kayo, hindi natin magawa yan. Because we have not learned giving. At sa totoo lang, meron din akong pagkakamali. Kasi iniisip ko na bago pa lang itong gawain ito, iniisip ko na mahirap ang buhay. Pero alam nyo, ang giving, hindi po malakihan yan eh. Amen. Hindi po malakihan yan. Kahit 10 piso, kahit piso, kahit 20, base sa biyaya na tinatanggap natin sa Panginoon. Amen. Ang sabi sa Bible, little is much when God is giving. Kung ano yung kakayahan na maibigay natin. God is not requiring you to give 1,000 or 500 every Sunday. Ang hinihiling na ng Panginoon ay yung tenth ng ating blessing na natatanggap. Ituloy natin. Ituloy mo sa verse 10. Hindi ko natapos yun. Sa verse 10. Ibalik po. And prove me now. Tignan ninyo itong hamon ng Panginoon. Ito ang hindi pa nagagawa ng mga maraming anak ng Panginoon. Tignan ninyo. And prove me now, sabi ng Panginoon, sumukin niyo ako. Alam niyo kung marami, kung bakit maraming Kristiyano nagtanda hirap-hirap ng buhay? Itakot tayo na sumukin ang Panginoon eh. Panghawakan niyo yan. Prove me now, herewith, saith the Lord. Sumukan niyo ako. If I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Yung salita na yan, yung hamon ng Panginoon, sumukan nyo ako. Minsan maraming anak ng Panginoon takot na sumukin ang Panginoon. Kasi ang iniisip natin, yung bayarin natin sa miralko. Ang iniisip natin, yung pagkain natin. Pero ang hamon ng Panginoon, Diyos ang naghahamon sa atin. Prove me now! Yes. Sumukan nyo ako. Amen. And sa verse 11, tignan ninyo.
And I will rebuke the devourer for your sakes. Bakit minsan ang pera natin dumadaan lang sa kamay? Minsan, dinidevour ng sakit, dinidevour ng hospital, dinidevour ng kung ano mong mga bayarin. Pero ang sabi na, I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. So yun ang hamon ng Panginoon. Let us learn the blessing of giving. Ibinibigay natin yan bilang tanda, bilang patunay ng pagmamahal natin sa Panginoon. Yes. In this church, I have been telling you, we give cheerfully. Ang pagbibigay natin ay mula sa puso. Sang-ayon sa salita ng Panginoon. Now, there is a man, I would like to share to you the story of the life. Nabanggit ko na sa mga nakaraang ito, marami pa sa inyo wala noon. Yung may-ari ng Quaker Oaks, si Henry P. Cruel, siya ay tinawag na the autocrat of the breakfast table. That is Henry Cruel. Minsan umatin siya sa isang evangelistic meeting na ang magsasalita ay si Dwight L. Moody sa U.S. At na-bless siya doon sa message na kanya napakinggan kay D.L. Moody. Sabi niya, nanalangin siya, Lord, I quote, nang sinabi niya, I can be a preacher like this man, but I can be a good businessman and support his ministry. God, if you will let me make money, I will use it in your service. Amen. That is the prayer of Henry Crowell. After 7 years, may nakita siya na Quaker Oats Mill sa Ravana, Ohio, na ibinibenta. Gilingan ba? Gilingan ng, ano ba yung Tagalog ng oat? Trigo ba? Trigo, no? Yung Quaker Oats na kinakain natin na instant, binili niya yung gilingan. At nagnangutang siya para mabili niya yung gilingan. Alam niyo, within 10 years, Henry Crowell was able to put his product, yung Quaker Oats, to millions of tables in the world. Naihalap niya ang Quaker Oats sa lahat, halos ng lamesa, millions of households in the world. And for 40 years, over 40 years of his life, after he died, Henry P. Crowell faithfully gave 60-70% of his income to the Lord. Wow. Hindi 10%, nag-umpisa siya na magbigay ng kanyang tithes 10%. Pero dinagdagan niya hanggang sa namatay siya, umabot siya ng 70%. Yun ay maraming mga nag-testify na sinubukan nila ang Panginoon and then God bless them. Now, we do not believe in health and wealth gospel na ginagawa ng iba. Or prosperity gospel, we do not believe that. Wow. Na tayo ay magbibigay sapagkat kinabukasan, aasahan natin na magbabagsak ang Panginoon ng isang sakong pera. Uy. Hindi ho ganun. Sa atin, magbibigay tayo sa Panginoon bilang tanda, patunay ng ating pagmamahal sa Panginoon. Yeah. Na kagaya ang ginawa ni David. Yun ang patunay. That is the measure of our love to our Lord. There was a man, ang pangalan ay John P. Rockefeller Sr. Siya ay isang American businessman, magnate and philanthropist. He has been widely considered as the wealthiest American of all time. Mas mayaman pa si Rockefeller kaysa kay Bill Gates. Kahit i-research ninyo, Rockefeller is considered by many as the wealthiest man second to King Solomon. He is the owner, bakit maingay? He is the owner of Standard Oil Company, founder and owner of Standard Oil Company sa US. Ito ang sinabi ni Rockefeller sa isang interview. I quote, he is a very wealthy man. I quote, sabi niya, yes,
I tithe and I would like to tell you how it all came about. Yes. I had to begin work as a small boy to help support my mother. Nag-umpisa siya sa mahirap na buhay. My first wages amounted to $150 per week. The first week after I went to work, I took the $150 home to my mother, and she held the money in her lap and explained to me that she would be happy if I would give a tenth of it to the Lord. I did, and from that week until this day, I have tithed every dollar God has entrusted to me. And I want to say, if I had not tithed the first dollar I made, I would not have tithed the first $1,000,000 I made. Tell your readers to train the children to tithe, and they will grow up to be faithful stewards of the Lord. Right. Yan ang sinabi ni Rockefeller, regarded as the wealthiest man next to King Solomon by many. The wealthiest man in American history, mas mayaman pa kay Bill Gates. And I have proven this. Nandiyan ang nanay ko, nakikita niyo dyan. Kami ng nanay ko ay talagang kumhirap ang pinag-uusapan. Mas mahirap pa kami sa inyo. Sabi ko nga, ang nanay ko, walang trabaho yan kung hindi niyo magtinda ng bilao sa kalsada. Oh, tinapa dyan, ganoon yung ano, sa kalsada. Yung grabe talagang, I cannot explain to you kung alam niyo lang. Pero bakit ako naging abogado? Itong nanay ko, bata pa lang ako, talaga tinuturuan ako na magbigay sa Panginoon. Piso-piso. Yung araw na ako, pag-piso, malaki yan eh. O 25 centimos, ganoon. At nung ako nagpaalam na sa kanya, dumayos na ako sa amin, sa bundok ng kabundukan ng Abra para mag-aral. At nakatapos ako sa biyahe ng Panginoon, ng seminary, noong 1993. At then pagkatapos na ako ay nagtapos ng seminary, umuwi ako, nagpaalam na naman ako sa kanya. Palagi akong wala eh, sa amin eh, layas. Nagpaalam naman ako, sabi ko sa nanay ko, Nay, mag-aral ko, ako ako ng kolehiyo. Sabi niya sa akin, paano ka makapag-aral? Ay, wala akong kaya, may ibigay sa iyo. Hindi ko kaya. Sabi niya, sige lang, ipag-pray mo lang ako. At to cut the long story short, sa biyaya ng Panginoon, natapos ko naman yung 4 na taon sa kolehiyo. Sa aking course na mass communication. At noong ako ay nag-graduate ng kolehiyo, nagpaalam, umuwi na naman ako sa amin. At nagpaalam na naman sa kanya na eh, hindi pa ako magtatrabaho at ayaw ko rin pagpastor. Gusto ko maging abogado. Yun, natawa yan. Akala niya nagbibiro ako. Alam niyo po, may mga nagsasabi sa amin, noong ako yung nag-ambisyon maging abogado, mayabang. Talaga naman mayabang ako, inamin ko yan. Ang mali ko lang, dapat hindi ko sinasabi yung mga plano ko kasi mayabangan talaga sila sa akin. Mayabang! Pero hindi nila alam na deep in my heart, that's my vision, that's my ambition. Amen. Yes. Alam niyo po, itong si Joma, he is a living witness of how I heard that and how I became a lawyer. Yes. Kasama yan, maliit yan sa project eh. Alam niyo, kayo mga kabataan, magkano allowance niyo everyday sa eskwelahan? Siguro maliit 100, di ba? 100. Maliit 100 yan. Ako noon, way back 1998, ang pamasahin na noon mula Project 8 hanggang Morita, 7 pesos. 7 pesos na noon, back and forth, hindi 14. Times 6. 14 times 6, magkano yan? Yung magagaling sa mat. Ang allowance ko every week, 150 pesos. Bibili ako ng sabon, siyempre. Naliligo rin tayo. Bibili ng shampoo. Oh. Ang dami-dami sa law school, ang dami-daming cases na kailangan iserox. Araw-araw po yan. Saan pupunta ang 150 pesos? Magtatites pa ako, mag-overing. Now, isipin ninyo kung paano ako nakatapos ng law school
sa allowance na 150 pesos a week. Right. Amen. Pinanghawakan ko yan. Prove me now. I give the tithes, I give the offering. Prove me now, and God make me anointed. Yeah. So bakit hindi ko na tinatanggap yung papadala ng nanay ko? Sabi ko sa kanya, kung ipadala mo yung kita mo sa paglala ko sa kalsada, nahirap na hirap ka. Hindi ko yan tatanggapin. At sabi ko sa nanay ko, hindi ako uuwi hanggat ako hindi maging abogado. Pag uuwi ko, abogado na ako. May abang na talaga. Pero ang pinanghawakan natin, yan ang gabang natin na anak ng Panginoon. Amen. We have God who is faithful to fulfill His promise. Amen. Amen. Kaya kayo mga kabataan, you want to be successful, hindi dahilan ang kahirapan mo, wala kang ama para ikaw ay magiging matagumpay sa buhay. Yes. I am a living witness to that. Yes. Just be faithful to God and God will bless you. Amen. Kapagkat ang lahat ay pag-aari ng Panginoon. Yes. Hindi ba niya kaya ibigay sa atin? Ipinangako ng Panginoon, I will provide my needs. He will provide your needs. Just be faithful to Him. Pagkita mo, na totoong mahal mo ang Panginoon. Ang problema sa atin, sa bibig lang, we do not really love God. There is no evidence of it. So, yun ang sinasabi ni, yung nakikita natin kay King David. Yung pagmamahal niya sa Panginoon, hindi lang bibig. Sabi na, Lord, hindi yata tama na ako ay nakatira sa mansyon na gawa ng cedarwood habang ikaw nakatira sa tundala. That was the desire of King David. Now, from now on, I direct our treasurer, our secretary, mag-prepare ka ng card dyan para sa akin lang. And I will set to you an example how I give to the Lord. Ang nangyayari sa atin, minsan karamihan, wala pa ang Sunday, ubos na ang tithes ko sa pag-aabono. But I will set you an example. I will make my giving visible to you. Hindi para magmalaki. Para lamang mag-set ng example kung paano magbigay sa Panginoon. Just an example. Bilang ang pastor. Kasi hindi maganda na ang pastor ay hindi nagbibigay, yung mga member nagbibigay. So I will set to you an example. Para matulungan natin si Brother Victor sa building, baka mamaya magsawa yan, hindi natin may tutuloy yan. Diba? Will you accept the challenge? Let us give to the Lord. Amen. God is not expecting us thousands or millions. Kung 10 pesos kung yun ang kaya, kung 20 kung yun ang kaya, why not give? God will bless it. Amen. God will bless it. Okay, tingnan natin sa number doon, God's response to David. Ano yung response ng Panginoon kay David? Tingnan ninyo ha. Sa 2 Samuel chapter 7 verse 46. 46. Ito ang sinasabi. And it came to pass that night that the word of the Lord came unto Nathan, siya yung prophet ng Israel noon, si Nathan, best friend actually David. Saying, go and tell my servant David, thus saith the Lord, shalt thou build me an house for me to dwell in? Whereas I have not dwelt in any house since the time that I brought up the children of Israel out of Egypt, even to this day, but have walked in a tent and in a tabernacle. Sabi ng Panginoon, hindi pa ako tumitira sa isang bahay, sa isang mansion mula noon. Mas maliwanag yung sagot ng Panginoon sa 1 Chronicles chapter 22 verse 8 to 10. Itong sabi sa verse 8, but the word of the Lord came to me saying, thou hast shed blood abundantly and hast made great wars. Thou shalt not build an house unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight. Nireject ng Panginoon yung offer, yung plano ni King David na magpatayo ng templo. Anong dahilan? Sapagkat si David, libo ang kanyang napatay. Libo ang dugo na kanyang ibinuhos. But David learned through Prophet Nathan. God rejected his plan, but David did not respond by doing nothing. Hindi dahil sa sinabi ng Panginoon na hindi ikaw ang magtatayo. Yung anak mo ang magtatayo. Hindi na-discourage si David at wala na lang siyang ginawa. According to 1 Chronicles chapter 29,
ang ginawa ni King David, ihinanda na yung mga materials para sa templo. Wow. He prepared the materials for building the temple so that Solomon could build a glorious house for God. Sa 1 Chronicles chapter 29, mag-umpisa sa verse 2. Tignan niyo ito. Now I have prepared with all my might for the house of my God. Tignan niyo, the gold for things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for things of brass, the iron for things of iron, and wood for things of wood, onyx stones and stones to be set, glistering stones and of diverse colors, and all manner of precious stones and marble stones in abundance. Moreover, because I have set my affection to the house of my God. Tignan ninyo, talagang inilagay niyo yung puto niya sa tahanan ng Panginoon. I have my of my own proper good of gold and silver, which I have given to the house of my God over and above all that I have prepared for the holy house. Hindi siya magtatayo. Sige, nireject siya ng Panginoon, pero ihinanda na yung mga materials para sa pagpapatayo ng templo sa pamamagitan ng kanyang anak. He submitted to the will of God. There are times in our lives that we make plans, we think na tama para sa Panginoon, may ambisyon tayo para sa Panginoon, pero hindi tayo pinapayagan ng Panginoon sapagkat meron siyang mas mabuting plano para sa atin. We learn from David, in situation like this, all we have to do is to submit to the will of God. Pag-submit tayo sa kalooban ng Panginoon. There was a family in Scotland. Ang pangalan ay Clark family. The Clark family, meron silang ambisyon na mag-immigrate sa United States. And to make that dream a reality, nag-ipon sila sa mahabang panahon, nag-ipon ng pamasahe papunta ang Amerika. They were able to accumulate enough money para sa pamasahe ng 10 anak at 2 mag-asawa papuntang US. And then, noong nakapaglikom na sila, nakapag-ipon sila ng pera ng pamasahe ng buong pamilya, nagbayad na sila doon sa barko na sasakyan nila, nag-reserve na ng ticket. Ang problema, 7 days bago maglayag yung barko, yung punso na anak ni Mr. Clark ay nakagat ng aso. At yung doktor na nag-examine doon sa bata ay naglagay ng karatula sa harapan ng bahay ng Clark family. Ang sabi niya, beware because the child might have been contaminated of rabies. So, na-quarantine yung buong pamilya. Na-quarantine. Ang problema ay paalis na ang barko. Nakapagbayad sila ng pamasahe, naka-reserve na, paalis na. At noong paalis yung barko, yung si Mr. Clark pumunta doon sa dagat. At pinapanood niya yung Titanic na paalis. At nagalit siya sa Panginoon and he cursed God. He cursed God. Kung ganito lang pala may mangyayari, Panginoon, bakit pinayagan mo pala nakapagbayad, nakapag-reserve pa ako ng ticket daming 12 sa pamilya? He cursed God. This unjust, sabi niya sa Panginoon. 7 days after the sailing of the Titanic, balitaan nila na yung Titanic lumubog. 1,500 people died sa Titanic. And then, ang ginawa ni Mr. Clark, nilapitan yung kanyang punsong anak at tiyak ang kasalit na, sorry Lord. You spared our lives kasi kung nakaabot kami, kung kasama kami na sumakay sa Titanic, buong kami na sigurado patay. Minsan may mga plano tayo sa buhay na hindi pinapayagan ng Panginoon sapagkat tayo ay inililihis ng Panginoon sa hindi maganda sa mga sitwasyon. That is the spirit of David. Hindi siya nagtampo sa Panginoon, hindi niya kinwestiyon ang Panginoon. Ginawa niya kung ano yung dapat, and that is to prepare the materials for the building of the temple. Amen. As proof that he really loved God. Yes. Yeah. Mamahal niya sa Panginoon. Sometimes God says no to our dreams and to our plans.
Meron siyang mas magandang plano. Sabi ni Charles Spurgeon in his commentary to this first three verses of Second Samuel chapter 2, sabi niya, I quote, there are some professors who would do a great thing if they might. But if they are not permitted to act, a shining part they are in the sulks and angry with their God. David, when his proposal was set aside, found it in his heart not to murmur, but to pray. Right. So yun po ang tamang attitude, mga kapatid. David humbly submitted to the will of God. Pero tignan niyo ang pangatlo. Blessing kay David, the blessing of God to David. Although God did not allow David to build the temple, because he is a man of war, he is a man of God, God still bless him because of his burden. Tignan ninyo sa 1 Kings chapter 8, verse 18. The mere intention, the mere burden of David, nakita ng Panginoon at pinagpala pa rin siya, kahit hindi niya itinayo ang temple. Verse 18, and the Lord said unto David, my father, whereas it was in thine heart to build an house unto my name, thou didst well that it was in thine heart. Alam niyo mga kapatid, alam ng Panginoon ang nasa puso natin. God knows your desire, our desire. The mere desire, the mere burden sa ating puso pinagpapala ng Panginoon. God bless David because of his love to God. Sa verse 12 to 15, tignan ninyo. 12 to 15, ang pagpapala kay David. And when thy days be fulfilled, ibig sabihin, pag ikaw ay namatay na David, kausap siya ng Panginoon, and thou shalt sleep with thy fathers, yung sleep sa anak ng Panginoon, kamatayan yan. Ang anak ng Panginoon, pag namatay, ang tawag sa Bible, natutulog lang. Amen. Sapagkat darating ang panahon, gigisingin din tayo ng Panginoon. Okay. Thou shalt sleep with thy fathers. I will set up thy seed after thee. Yung seed dyan, mga anak, mga apo, mga descendants, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. Of course, he's referring to King Solomon muna. And then verse 13. He shall build an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Next, I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, tignan ninyo. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the stripes of the children of men. Sa verse 15. But, tignan ninyo, but my mercy shall not depart away from him. Tignan ninyo nangyari kay Solomon. Si Solomon ay isang tao lang din kagaya natin, nagkasala. Nagkaroon siya ng 700 wives and 300 concubines. Lumayo siya sa Panginoon, naglingkod siya sa ibang Diyos-Diyosan, dahil inilayo ng mga babae na minahal niya ang kanyang puso sa Panginoon. Pero yung pangako ng Panginoon kay David, God forbid it, I will chasten him, but my mercy shall not depart away from him. Napakaganda mga kapatid, na dahil sa ating pagmamahal sa Panginoon, ang ating mga anak o mga apo ay kinaawaan ng Panginoon alang-alang sa atin. Amen. Tingnan ninyo, basahin nyo. But my mercy shall not depart away from him, as I took it from Saul, whom I put away before thee. Amen. What a blessing. Kita ninyo, si King Saul, na anak ni King David, ay isa-isang tao na tinanong ng Diyos, ano ang gusto mo? Sabihin mo at ibigay ko sa iyo. Sa atin, halimbawa, magpakita ang Panginoon o anghel man lang sa gabi. At tanungin, sabi niya, sabihin mo kung ano ang gusto mo. Ano gusto mo? Siguro, mga kalalakihan, bigyan mo ako ng babae na maganda. Uy! No. O kaya yung iba, bigyan mo ako ng milyon-milyon. O kaya siguro ang hiling ng iba. Panginoon, ganito, na lahat na mahawakan ng kamay ko ay magiging ginto. Wow! Paghawak niya sa misis niya, naging ginto. Lahat na lang, nakakain siya, naging ginto. Kaya bali-bali yun. Pero tingnan lang ginawa ni Solomon, na anak ni David. Lord, give me wisdom to lead your people. Amen. And just wisdom. Hindi siya naging materialistic yung kanyang kahilingan.
Because hindi nung din ang Panginoon. Aside from wisdom, God gave him wealth. Kaya na si King Saul, sa Bible hanggang sa ngayon, siya ang pinakamayaman at pinakamatalino na nabuhay. Why? Direct from God. Amen. And that is a blessing because David, his father, loved God. Nandiyan o. Kaya yung katapatan pala natin mga magulang, talagang mabibenefit ang mga anak natin. Amen. Yan ang pangako ng Panginoon. Paalala ninyo paano na-test yung katalinuhan ni Solomon na binigay ng Panginoon sa kanya doon sa mga baguhan dito. Ganito yan. Merong dalawang babae nag-aaway. Sa isang gabi, yung babae na putong may anak, nanakawan ng baby. Ninakaw nito, isa. Tapos nag-aaway sila, anak ko yan! Sabi ko isa, anak ko yan, anak ko yan. Dumating, nakarating sa chamber ng king, na si King Solomon. At paano mo i-resolve yung ganon, nag-aaway? Wala namang DNA test noon eh. Nakagaya ngayon. Walang DNA test. Anong ginawa ni King Solomon? God gave him wisdom. Simple lang. Anong sinabi niya? Sa sundalo, bigyan mo ako ng sword para hindi mag-aaway yung dalawang babae ito. Hatiin natin para walang away. Oh. Anong sabi nung Becky na nanay? Sige, hatiin mo na para walang pag-aawayan namin. Ang sabi ng totoo na, no, huwag mo na, hatiin, bigyan mo na lang sa kanya. Wisdom. Doon nakita ni King Solomon, sabi niya, ang totoong nanay siya. Itong babae na gustong mahati ang bata, faking nanay yan. That's the wisdom God gave. Kaya yung tinatawag na Solomonic wisdom. And that's all because of the love of David to God, his son Solomon benefited. Wow. Ulitin ko nga, verse 14. Ibalik pa sa verse 14. I will be his father and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the stripes of the children of men. Verse 15. But my mercy shall not depart away from him as I took it from Saul, whom I put away from thee. Sa totoo lang yung nagawa ni David na kasalanan, yung murder at adultery na ginawa ni David, ang penalty niyan sa batas ni Moses ay death. Pero makita ninyo doon sa chapter na God spared David death because alam ng Panginoon na si David talaga mahal niya ang Panginoon. Kaya tinawag, it is a man after my own heart. Yun ang pag-ibig ng Panginoon kay David. Pati ang kanyang mga anak ay na-benefit. God tells him that he is going to build a legacy much greater than a building in Jerusalem. His son Solomon, siya ang magtatayo ng temple. His son will live in close relationship with God. And he shall have a dynasty pagkatapos ni Solomon, yung ibang mga apo ay magiging king ng Israel. Of course, we know that his promise was fulfilled sa buhay ni Solomon, hindi kay King David. Sa Jeremiah chapter 23 verse 5-6, mas malaki pa ito pa. May mas malaki na blessing kay David. Sa labas ni King Solomon, yung mga physical na nagiging mga anak niya sa verse 5 ng Jeremiah 23. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch. Sino naman ang tinutukoy dito? Jesus Christ. Right. Alam nyo ba na si Jesus Christ pinawag na anak ni David? Amen. And a king shall reign and prosper and shall execute judgment and justice in the earth. In his days, Judah shall be saved and Israel shall dwell safely. And this is his name whereby he shall be called the Lord our righteousness. That is Jesus Christ. Right. The Lord our righteousness. The promise is that the Messiah will be coming from the descendants of King David. Amen. Yun ang blessing ng Panginoon kay King David. Revelation 22 verse 16. I, Jesus, si Jesus mismo nagsasalita, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches.
I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. Pero mo magtetestify ang Panginoong Jesus Christ mismo nagsasabi, ako ay anak, ako ay nanggaling kay David. Because that is the fulfillment of God's promise to David. Sa 2 Samuel chapter 7, sapagkat nakita ng Panginoon kung gaano kamahal ni David ang Panginoon, ito yung kinatawag na Davidic Covenant. Davidic Covenant. Sa Luke chapter 1 verse 31 to 33, ito rin sinasabi, and behold, I Mary, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth thy son, and shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. That is Jesus Christ. That's the blessing to David. Please take note, what impresses the Lord is a heart that loves and honors him. Although he was not the one who built the temple, ibinigay ni David sa kanyang anak na si Solomon ang mga materyales at ang design ng temple. He gave to Solomon his son the pattern sa 1 Chronicles 28 verse 11 to 13, yung pattern ng paggawa ng temple. Kaya ang advice ni David sa kanyang anak na si Solomon, sa 1 Chronicles 28:9, ito ang kanyang advice sa kanyang anak. Noong siya ay malapit ng lumisan sa mundong ito, magtagpapaalam sa kanyang anak. At ito ang kanyang hubili, habilin sa kanyang anak. And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father. Anak, kilalanin mo ang Diyos na pinaglingkuran ko, and serve Him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek Him, He will be found of thee. But if thou forsake Him, He will cast thee off forever. Yan ang advice sa kanyang anak. Anak, mahalin mo at paglingkuran mo ang Diyos na pinaglingkuran ko. Sapagkat kung siya ay iyong kakalimutan, ikaw ay kanyang kakalimutan. Isang bagay ang maliwanag dito. David loved the Lord so much na hindi niya matanggap na ang Panginoon ay nakatira lamang sa tolda, sa tent. Samantalang siya ay nakatira sa napakagandang mansion na ginawa ng King of Tyre. As a result of his desire in his heart, pagmamahal sa Panginoon, God blessed him. Not only him, but his son and his sons and grandsons and lahat ng kapwa-puhan. Kapag ang pangalang David ay nabanggit sa atin, ano ang ating maalala? Some remember David as the young man who killed Goliath. If the name David is mentioned, some remember him as the man who had an affair with Bathsheba. If the name David is mentioned to us, we remember a young man who was anointed as King of Israel. Maalala ninyo kanyang anointing na pumunta si Prophet Samuel sa bahay ni Jesse at taapila yung kanyang mga anak. At sabi ni Jesse, ito na siguro dahil ito ay warrior. Pero sabi na ni Samuel, no, he is not. At sabi ni Prophet Samuel kay Jesse, meron ka pa bang anak na wala dito? Meron, pero hindi ka dapat na maging king yun. Magpapastol lang yun ng mga hayop doon sa bukid. No, tawagin mo. At noong paparating ang isang siguro madungis na bata na galing sa pastulan, na sa tingin ng tao hindi karapat-dapat na magiging king ng Israel, sabi ni Samuel, he is the man. Dalhin mo rito. And Samuel anointed him as king of Israel. If the name David is mentioned, we remember that incident. Kapag nabanggit ang pangalang David sa atin, maalala natin ang isang
binatilyo na kapatay ng lion. But how does God want us to remember David? How does God want us to remember David? 1,000 years after the death of David, isinulat ng Apostle Paul sa Biblia kung paano natin maalala si David. Sa Acts 13:22, ganito naalala si David sa New Testament. And when he had removed him, he raised up unto them David to be the king, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Amen. God wants us to remember David as a man after God's own heart. Why? Because David in his life, hindi man perfecto na kagaya natin, he loved the Lord with all his heart. Amen. You want to be blessed of God? You want to be remembered as a man after God's own heart like David? Love the Lord with all your heart. That is the first commandment. To love the Lord with all our hearts and with all our mind and with all our soul. What a testimony of a life well lived and found pleasing to the Lord. It should be the goal of every believer to be found pleasing in the sight of God. Let us love the Lord like David, and the Lord will love us. Makita natin sa Panginoon na totoo na mahal natin siya, hindi sa bibig, kundi sa puso at sa ating gawa. Let us pray. Thank you, Lord. What a great example in the Word. We study the life of David, your son. Your servant whom you called a man after my own heart. Tulungan niyo po kami, ituruan niyo po kami, Panginoon, na kagaya ng iyong lingkod na si David, nagkaroon ng marugdong na pagmamahal sa inyo, Panginoon, at pinagpala niyo siya hanggang sa kanyang anak at hanggang sa kanyang henerasyon. Hanggang sa siya ay binigyan niyo ng privilege na tawagin na ama ng aming tagapagligtas na si Jesus. Oh God, thank you. Teach us, oh God. Teach these members of this mission church to love you, Lord. Teach us all, oh God. Makita namin ang patunay na aming pagmamahal sa inyo. Yes. Habang lahat ay nakayukan, nakapikit, your prayer this morning is, Lord, teach me to love you with all my heart and with all my soul. That is your prayer. The altar is open for anybody who wants to come. Teach me to love you, Lord. With all my heart and with all my soul and with all my mind. Bless me, O God, and teach me to be a blessing to your word and to a blessing to my brethren. That is your prayer. The altar is open. At doon sa mga kapatiran na merong gustong ilapit sa Panginoon, I don't know how the message worked in your heart this morning. And I don't know the burdens that you carry now. But the altar is open. The Bible says, the house of the Lord, the house of worship, is a place of prayer. Let's come forward and let us pray together. At yung mga bisita, your prayer this morning is that gusto ko po maunawaan ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na napako sa cross ng Calvary. I want to receive Him in my heart as my Lord and Savior. That is your prayer this morning. Please raise your hand and we will pray for you. Meron po ba gusto manalangin ng ganon? I want to receive Jesus as my Lord and Savior. Meron po ba manalangin ng ganon? Okay, Brother Al, bahala na po kayo sa mga bisita mamaya. Let us pray. I will pray for you. I will pray for you. Oh, God. Our gracious God and Heavenly Father, nakikita niyo po ang iyong mga anak na naninig doon sa umagang ito. Nakikita niyo po ang kanilang mga desire, Panginoon, na mahalin ka at paglingkuran ka. Panginoon, Lord, please give them grace, O God, and teach them to love you with all their hearts and with all their souls. And bless them, O Lord, and use them as a channel of blessing to your word and to their loved ones and to all our brethren. O God, bless your people. Our desire is to love you and to serve you.
At yung mga kapatiran na merong mga dinadalang bigatin sa buhay, I pray that you give them grace to overcome, strength to overcome, O Lord. And teach them to learn the lesson why you allow them to face those troubles and trials of life. Patibayin niyo po sila, Panginoon, na sila ay tumitig sa pagpitiwala po sa inyo sa kalagitnaan ng mga pagsubok sa buhay. Lord, bless everyone who has this morning. Bless your people. Continue to use us to faithfully serve you while waiting for your coming to take us home to heaven. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Then I'll sing our closing song. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. All together sing. Thank you.